Hey guys, good morning or good evening or kung anumang oras makita niyo itong video na ito. Today, isi-share ko sa inyo ang mga halamang gamot na nakapagpapababa ng lagnat. Kasi kung naalala niyo, early this year ba yun or late last year na nagkakaubusan ng paracetamol. Hindi natin alam kung nagkakaubusan ba talaga or tinatago lang ng ibang tao para makapanglamang sa kapwa nila. So, gayon pa man, gusto ko i-share sa inyo kung ano man ang mga napulot na aral ko sa pagbabasa nitong aklat ng mga halamang gamot sa Pilipinas. Bali, ang aklat na ito ay ni-research ni na Julio F. Silverio at Jushin Versales. So, i-relay ko na lang sa inyo kung ano yung pinakamadaling hanapin at pinaka-accessible na mga halaman. Kasi yung iba kasi is mahirap hanapin kung nasa syudad ka. So ito na. Ang unang i-share ko sa inyo is ang luyang dilaw or turmeric powder. Ayon dito sa aklat, ang luyang dilaw, isang kutsara noon na pulbo, ihalo nyo sa isang basong mainit na tubig. And then ipapainom nyo sa may sakit. Hindi lang naka-state dito kung uubusin ba yun sa isang inuman lang o hahatiin nyo ng magbuong maghapon. Sa pagkakaalam ko, ang luyang dilaw is nabibili sa mall, yung nakapulbo na, yung turmeric powder. So, hindi naman siguro mahirap hanapin yun kahit nasa syudad ka. Much better kung mag-stock ka na lang yan. And ang pangalawang ibabahagi ko is yung niyog. Pero siguro applicable lang ito sa mga nasa probinsya. Kasi ang gagamitin dito yung ubod ng niyog. Bali, ihalo yun sa pagkain or kung anong putahe ang pwede mong gawin sa ubod ng niyog. Tapos yun ay papakain mo sa may lagnat. At ayon sa aklat, bababa daw yung lagnat niya. At syempre, sasabayan nyo rin ng pamunas. At saka disclaimer lang ha, gawin nyo lang ito kung wala na talagang paracetamol na mabibili. Or kung nasa malayo kayo or nasa bukid kayo. Pero kung available naman yung paracetamol, so bakit hindi nyo manggamitin? So, common sense na lang. And then, ang pangatlong ibabahagi ko is ang malunggay. But unfortunately, ang nakalagay dito is yung ugat ng malunggay. Dito sa amin, kasi nasa probinsya ako, marami namang malunggay dito sa amin, so madali lang makakuha. Hindi ko lang alam yung nasa syudad, kasi hindi lahat may malaking bakuran para magtanim ng mga halaman. And then, yung pang-apat na i-share ko is yung okra. Siguro, alam naman natin lahat ano yung okra. Ang gagawin nyo sa okra is, pakukuluan nyo yung bunga, tapos yun yung ipapakain nyo sa may lagnat. At ang kapagpapababa na yun ng lagnat ng pasyente ninyo. So, yun lang muna ang ibabahagi ko sa ngayon. Marami pa akong mga halamang gamot na i-share sa inyo this coming days na lang. And then, sana suportahan nyo ang YouTube channel ko. Please subscribe po. Tulungan nyo po ako lumago ang aking YouTube channel. Sana mag-subscribe kayo, i-share nyo mga video. At follow me on TikTok. Same name po, Buhay na Salita. Maraming salamat po.